Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay umuko at manalangin sa Panginoon. Banal at mahabaging Amang Diyos, salamat po sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Nung natungo po kami sa kapahamakan, naawa kayo sa amin at pinigyan niyo po kami ng panibagong pag-aasa at panibagong buhay na lumalakad po kami ayon po sa inyong dakilang kalooban. Sa umagang ito, nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan sa pangalan ng Panginoon. Turuan niyo po kami ng dakilang kalooban mo upang malaman po namin kung ano ang gagawin po namin sa aming natitirang panahon sa buhay. Meron din po dito na dumadaan sa matinding pagsubok sa kanilang buhay. Palakasin po sila sa pamamagitan ng inyong salita. Alam po namin na ang pag-aaliw ng Panginoon, yun po ang tunay na kaaliwan po sa amin. Habang buhay pa po dito kami sa mundong ito, alam po namin na may ministeryo na itinanggap po namin mula sa inyo na ipangaral ang Ebanghelyo sa mga maraming naliligaw na kaluluwa. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang maipahayag ang Ebanghelyo sa mga kaluluwa na napapahamak. Lalo na po yung mga pamilya po namin na hindi paligtas, maawa po kayo sa kanila at bigyan niyo po sila ng pagkakataon na makinig ng salita ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng bawat isa sa amin dito. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, kayo lamang po Panginoon sumama at kumilos po sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesu Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia. So, pangalawang Kronika, chapter 36. Lumang Tipan, pangalawang Kronika, chapter 36. So, verse 15 po. So, pangalawang Kronika, chapter 36, magmula verse 15 hanggang 21. Mula verse 15 hanggang 21, magsalitan po tayo. Ako po muna magbabasa. At ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno ay paulit-ulit na nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sugo, sapagkat siya ay may habak sa kanyang bayan at sa kanyang tahanang dako. Kaya dinala niya sa kanila ang hari ng mga Kalteo na siyang pumatay sa kanilang mga kabataang lalaki sa pamamagitan ng tabak sa bahay ng kanilang sengtuaryo. At hindi naawa sa binata o sa dalaga, sa matanda o sa mga uban. Kanyang ibinigay silang lahat sa kanyang kamay. Isinunok nila ang bahay ng Diyos at iginiba ang pader ng Jerusalem at sinunok sa apoy ang lahat ng mga palasyo nito at isinira ang lahat ng mahalagang sisidlang nito.
21, upang matupad ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias hanggang sa matamasan ng lupain ang mga sabat nito. Sa lahat ng mga araw na ito, na iwang wasak, ito ay nangilin ng sabat upang ganapin ang 70 taon. So, from verse 15 hanggang 21, binasa po natin tungkol sa wasak ng Jerusalem. So ngayon po ay pag-aralan po natin tungkol sa yung katangian ng Diyos. Kung sino si God. Lahat po ng mga topic po sa Biblia ay tungkol sa Diyos. So, dapat lumago po tayo sa pagkakilala sa Kanya, kung sino siya. Yung buhay po natin, mula nung ipinanganak, yung buhay po ng maraming tao sa mundong ito ay nakafocus sa sarili. Ganito ako, ganito yung buhay ko. Kaya, yun po yung isip ng maraming tao. So, ganito ako. Pero yung Biblia po ay nagsasalita sa atin tungkol sa Diyos. Bakit po? Siya po yung lumikha sa atin. So, siya po yung lumikha sa atin. Tapos, siya po yung nagsasalita po sa atin kung sino tayo, kung ano ang mahalaga sa buhay natin. Kaya, kailangan po natin kilalanin ang Diyos sa ating pamumuhay Kristiyano. Yun po yung tunay na kayamanan po natin. So, ano po yung kayamanan po natin? Yung kaalaman tungkol sa Diyos. Yung pagkakilala sa Diyos, yun po yung tunay na kayamanan po natin. So, ibig sabihin, kapag nakilala po natin ng Diyos, mayaman tayo. Pero kung hindi kilala ang Diyos, may problema po tayo sa ating buhay. So, gusto po ninyo maging successful sa buhay po natin? Ano po yung paraan para maging successful po tayo sa ating buhay? Yung successful po sa business, trabaho, o mga pag-alaga sa mga bata, yun po yung mga kategori ng success po sa buhay po natin? Hindi po. Yung buhay po natin ay nag-umpisa mula sa Diyos. Tapos, yung buhay po natin sa mundong ito ay sa pamamagitan ng tulong at gabay ng Panginoon. Tapos, pagkatapos ng buhay po natin sa mundo ito, babalik po tayo sa Diyos. So, ang Panginoon po ay lahat po sa ating buhay. Kaya yung lumang tipan po, yung history po ng bansang Israel ay isang napakagandang example po sa atin, yung Israel. Kaya lalo po yung mga part po ng history nila dito, nawasak po sila, dinala po sila sa Babylonia bilang isang bihag. At ilang taon po sila doon sa Babylonia? 70 years. 70 years po sila tumira doon sa Babylonia bilang bihag. Okay. Captivity. So may istoryo po dito. May lesson po tayo dito. Sana matutunan po natin yung mahalagang lesson po sa mga nangyari sa kanila. Dahil ang nangyari sa kanila po ay nangyayari po sa ating lahat. Yung istorya po nila ay isang lesson po, mahalagang lesson sa ating lahat. So, 15, pumunta tayo. Ang Panginoon ng Diyos ng kanilang mga ninuno ay paulit-ulit na nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sugo.
sapagkat siya ay mga habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahanan dako. 16, unit patuloy nilang tinuya ang mga sugo ng Diyos. Hinahamag ang kanyang mga salita, nililibag ang kanyang mga propeta hanggang sa ang puot ng Diyos ay tumindi laban sa kanyang bayan hanggang sa wala ng lunas. So, hanggang sa tumindi ang puot ng Diyos. So, nagalit ang Diyos sa kanila. Nagalit. So, tandaan po natin, pansinin po natin yung words, ang puot ng Panginoon ay tumindi. So, ganun din po nangyari po sa ating panahon. Tumitindi po ang puot ng Panginoon. Nanonood pa ba ninyo yung opening ceremony ng Paris Olympics? So, matindi po, di ba? Matindi. Yung takbo ng salibutan po ito ay laban talaga sa Biblia. Okay? Laban talaga sa Biblia. Kaya lahat po ng mga Kristiyano po ay galit na galit po sa kanilang seremonya. Okay. So, sinisira po nila yung batas ng Diyos. Sinisira po nila yung mga yung order, yung mga kalikasan ng tao. Okay? Yung kalikasan ng tao, lalaki, babae. Sinisira po nila yung mga boundary ng lalaki at babae. Mga transgender. So, meron din po yung mga athlete na sumali, mga transgender. So, hinahayaan po nila. So, kahit tao po, galit po sa kanil, sa mga nangyari sa ating panahon. So, lalo na po yung mga puot ng Diyos. Pag nakita ng Diyos ang nangyayari sa ngayon sa mundo ito, tumitindi po yung puot ng Diyos ngayon. Okay, tumitindi. So, para may idea po tayo sa background po ito, yung unang hari sa Israel po, sino po? Si Saul. Pangalawa po, si David. Pangatlo po ay Solomon. Sa panahon po ni Solomon, dahil sa kanyang kasalanan, nahati po yung Israel sa bandang sa dalawa, North Israel and South Judah. Okay? Nahati po sa dalawa, Northern Israel and Southern Judah, kagaya po ng Korea. So, North Korea, South Korea. So, taga saan ako? I came from South Korea. So, yung North Korea ay komunista sila. So, medyo 70 years from 1950. So, walang communication. Ano po yung kasalanan po ni Solomon? Bakit nahati po silang dalawa? Ano po yung kasalanan po ni Solomon? So, nung bata pa po siya, nung bago pa siyang hari, so maganda yung puso niya. Nung nagpakita po ang Diyos sa kanya, tapos sabihin po ng Diyos sa kanya, hiningin mo kung anong ibibigay sa iyo. Ano po yung hiningi po niya? So, yung wisdom. Para may idea po siya kung ano ang tama o mali. Kung ano ang mas mahalaga o hindi. So, humingi po siya ng wisdom. Hindi po siya humingi ng pera. Hindi po siya humingi ng mahabang buhay. Hindi po siya humingi ng mga buhay ng kaaway. Bahala ang Diyos sa kanya. Hindi ganun. Okay?
Hindi katulad po nung hinihinang ng mga tao ngayon. So, humingi po siya ng mga wisdom. Pero nung tumanda, matanda na po siya, dahil sa kanyang maraming asawa, mga 700 na asawa and 300 na yung aliting asawa, okay? Yung second, yung pangalawang asawa, okay? Kaya 100 po, 1,000. Ang problema po, yung kanyang mga asawa po ay galing sa iba't ibang bansa, mga hentil, dinala po nila yung mga diyos-diyosan. Tapos, sabi po nila kay Solomon, sama ka sa pagsamba po, pagsamba namin sa Diyos. Sama ka. So, doon po natisot po si Solomon sa maraming mga asawa niya. Kaya nung matanda na po siya, sumama po siya sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nahati po sa dalawa. Pero tuloy-tuloy po yung kanilang kasalanan. Paulit-ulit. Okay? Isinugo ng Diyos sa kanila yung mga propeta. Yung propeta. Paulit-ulit. Pansinin po natin yung words. Paulit-ulit. Hindi lamang po isang beses. Paulit-ulit. Isinugo ng Diyos sa kanila yung mga propeta para gisingin sila. Gising ka. Mali ang ginagawa mo. Gising ka. So, patuloy po silang mga reminders, pero anong ginawa po nila? Patuloy nila, hinamag ang salita ng Diyos. Tapos ano dito? Tinuya. Ano pong ibig sabihin? Tinuya. So, verse 16. Okay? So, parang baliwala lang. Baliwala. Kahit nakikinig po sila ng sermon, pero after sermon, wala. Walang nangyayari. Walang changes. Pumapasok dito, lumalabas, dito, bibig, sa kabilang, okay, sa kabilang. Wala. Pagkatapos ng sermon, di ba, after sermon, after lunch, mga ilang percent po ng message ay natira pa po sa atin. Mga Monday, bukas, mga ilang percent po ng mga sermon na titira po sa atin. So, itinuya, hinamak, at nililibang ang kanyang mga propeta. So, tuloy-tuloy, lalo po mas masama po yung mga hari dito, Northern Israel. So, lahat po ng mga Northern, yung hari sa Northern Israel ay masama sa harapan ng Diyos, kaya mas mauna po silang nawasak. Okay? BC 722, mas mauna po sila winasak ng bansang Assyria. Okay? Mas mauna sila winasak ng bansang Assyria. Yung Southern Judah, so meron pong mga magandang hari. Pero karamihan din po ng hari dito ay so masama. Kaya so BC 586 po nawasak din po sila ng bansang Babylonia. Okay? Yung storya po dito ay eto ngayon. BC 586 nawasak po yung Jerusalem. Okay. Jerusalem was 4. Okay. BC 586. So 17 po. Ito po yung mula 17, ito po yung nangyari noong BC 586, okay? BC 586. Kaya dinala nila sa kanila ang hari ng mga Kalteo,
na siyang pumatay sa kanilang mga kabataang lalaki sa pamamagitan ng tabak sa bahay ng kanilang sanctuaryo. So, yung kanilang kabataan ay pinatay. Hindi naawa sa binata o sa dalaga, o sa matanda o sa mga sa may uban. Kanyang ibinigay silang lahat sa kanyang kamay. Ano po yung nangyari? Mga kabataan, binata, dalaga, matanda, may uban. So, lahat po. Okay? May uban. Ano po yung uban? Puting buhok, di ba? Puting buhok. Matanda sila. Matanda. Walang awa sa senior. Walang awa sa senior. Okay. Ito po yung mga total. Kahit may gera po, di ba, yung mga children, yung mga senior, yung mga pregnant, ay mga protection sa kanila, di ba? Pero dito po, walang awa sa mga senior, mga children, lalaki, babae, lahat. Yung totally, yung nawasak, pinatay po sila. Verse 18 po, lahat ng mga kagamitan sa bahay ng Diyos, malaki o at maliit ang mga kayamanan sa bahay ng Diyos, bahay ng Panginoon, at ang mga kayamanan ng hari at ng kanyang mga pinuno ay dinala nila lahat sa Babylonia. Bahay ng Panginoon, ito po yung temple. Okay? Temple ay destruction. Temple. Bahay ng Panginoon, sabi dito, sanctuaryo. Bahay ng kanilang sanctuaryo. Yung temple po ito ay winasak nila. Temple. 19. So, bukod pa po doon, isinunok nila ang bahay ng Diyos, isinunok nila ang templo, bahay ng Diyos, giniba ang pader ng Jerusalem. So, sa Jerusalem po, sa Jerusalem may pader. Sa yung mga gilid po ng Jerusalem, may pader. Nakatayong pader, tapos sa loob ng city ay may temple. Okay? Kaya ang nangyari po, giniba po, isinunok nila yung bahay na, yung templo, tapos yung lahat ng pader ng buong Jerusalem City, pader, wall ay giniba. Okay. Totally, mga destroyed. Isinunok sa apoy ang lahat ng mga palasyo nito at sinira ang lahat ng mahahalagang sisidlan nito. Kanyang dinalang bihak sa Babylonia ang mga nakatakas sa tabak. Okay. Di ba may survivor? Nakatakas sa tabak. Dinala po sila sa Babylon. Okay. Karamihan po ay pinatay. Karamihan po ay pinatay. Yung mga nakatakas, nakasurvive ay dinala po sila sa Babylonia. Sila ay naging alipin niya at ng kanyang mga anak hanggang sa pakatatak ng kaharian ng Persia. 21. So, basahin po natin ito. 3, 2, 1. Upang matupad ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias hanggang sa matamasa ng lupain ang mga sabat dito, sa lahat ng mga araw na ito ay naiwang wasak, ito ay nangiling ng sabat upang ganapin ng 70 taon. Okay. So, kaya nagumpisa po yung 70 years of captivity sa Babylonia. Ito po yung sinabi po ni Jeremias. Yung Jeremias po ay nagpropesiya tungkol dito. Bago po nawasak po sila, isinugo po ng Diyos sa kanila yung propeta Jeremias. Si Jeremias po ay alam po niya kung ano ang mangyari sa bansang Israel. Kaya sumigaw po sila sa kanila, magsisi kayo. So, wawasakin ng Diyos yung Jerusalem sa pamamagitan ng kamay ng Babylonia. Magsisi kayo. Pero ayaw nila makinig. So, pumunta po tayo sa Jeremias. Tingnan po natin.
Jeremiah chapter 7. Sa lumang tipan, Jeremiah chapter 7. Verse 23. Chapter 7, verse 23. Pagbula 23, babasahin ko po. Kundi ito ang ipinautos ko sa kanila, sundin ninyo ang aking tinig, at ako ay magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. At magsilakad kayo sa lahat ng daan na iniuutos ko sa inyo para sa ikababuti ninyo. So, ito po yung utos ng Diyos. Paulit-ulit. Sundin ninyo ang aking tinig. Obey. Okay. Ano mang sinasabi ng Diyos sa inyo, yung utos ng Diyos, kalooban ng Diyos, obey. Ako ay magiging inyong Diyos, kayo ay magiging aking bayan. Magsilakad kayo sa lahat ng daan na iniutos ko sa iyo para kanino. Yung obedience, pagsunod po, ay para kanino? Para sa Diyos o para sa atin? Para sa atin, para sa ikabubuti ninyo. Magiging mabuti ang buhay mo kapag sumunod ka sa akin. Yung words of God, yung ating mga message ay para sa atin. Hindi para mahirapan kayo. Bakit sinasabi po natin na umaten tayo sa Sunday, Wednesday sermon at fellowship? Anong maganda doon? Meron pong mga magandang nangyayari sa lahat ng mga fellowship at gawain sa church. Alam ko po, busy po tayo sa daming gawain. Busy po tayo sa pag-aaral ng mga estudyante. Okay? Busy po tayo sa mga trabaho. Busy po tayo sa mga maraming trabaho sa bahay. Ginagawa po natin sa bahay. Pagod po tayo. Kung pagod po, so ang gusto po ng katawan po natin ay pahinga. Para makaroon ng energy para bukas. Pero bakit kailangan pa ganitong gathering? Para sa atin. Para makaroon po tayo ng energy. Energy. Ito po yung pagkain po natin. Ay, Pastor, kahit umaten po ako sa Sunday, nakikinig po ako ng sermon, parang the same pa rin, hindi ako lumalakas. Kung ganun po, may problema sa attitude sa puso mo. Baka hindi tama yung mindset, yung puso mo sa pakikinig ng Diyos. Kung makikinig po tayo ng words of God na may tamang puso, tamang mindset, sa lahat po ng mga words of God ay magiging energy sa atin. Yung kagalakan, kaaliwan. Huwag po ninyo tanggapin po itong sermon bilang isang word, yung salita ng tao. Tanggapin po natin yung itong sermon bilang salita ng Diyos. Ang Diyos po ang nagsasalita po sa inyo ngayon sa pamamagitan ng isang speaker. Ako po yung isang speaker lang. Pero yung message po ay kinukuha po galing sa Bible. Upang iparating po sa inyo. 24. Unit, hindi sila nakinig o ikiniling man ang kanilang pandinig, kundi nagsilaka sa kanilang sariling mga payo sa katigasan ng kanilang masasamang puso at nagsilakat ng paurong at hindi pasulong. Bula ng araw na ang inyong mga magulang ay lumabas sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito.
Isinugo ko sa inyo ang lahat kong lingkod na mga propeta na araw-araw akong bumabangon maagat at isinusugo sila. Gayon may hindi sila nakinig sa akin o ikinilang man ang kanilang pandinig, kundi pinapagmatigas ang kanilang leeg, sila ay higit na masama kaysa kanilang mga magulang. So, mula nung lumabas po sila sa bansang Ehipto, di ba? Exodus. So, Genesis, Exodus. Doon po sa Exodus, sa panahon po ni, ito po yung panahon po ni Moises. Mula sa panahon po ni Moises, mula nung panahon po ni Moises hanggang ito, yung panahon po ni Moises, around ilang taon po? So, Moises, around BC 1,500 years. BC hanggang BC 585. Mga ilang taon po lumipas na? Around ilang taon? So, from BC 1,500 hanggang BC 586, mga ilang taon lumipas na? Oh, around 1,000, di ba? 940, mga sabi po natin, 1,000. Mahaba po ito o maiksi? Mahaba. Paulit-ulit, mula nung lumabas po sila sa lupain ng Ehipto, paulit-ulit, isinugo ng Diyos sa kanila yung mga propeta. Para gising ka, gising. Mali ang ginagawa mo. Pero ayaw nila makinig o ayaw nila ikinilang yung kanilang mga pandinig. Tapos pinatay po nila yung mga, inuusik po nila yung propeta. Inuusik nila yung mga propeta. Pinatay po nila yung mga propeta. Hanggang sa namatay si Jesus Kristo. Si Jesus mismo ay pinatay ng mga Hudyo. So, chapter 25, Jeremiah chapter 25. So, Jeremiah chapter 25, verse 8. Kaya ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sapagkat hindi ninyo pinakinggan ang aking mga salita. Tatawagin ko ang lahat ng mga lipi sa hilaga at si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia, ang aking lingkod. Dadalhin ko sila laban sa lupaing ito at sa mga mamamayan nito, laban sa lahat ng mga bansang ito sa palibot. Ganap ko silang lilipulin. Gagawin kong sila kasukulam-sukulam. Paksisitan at isang walang hanggang kakutsaan, sabi ng Panginoon. Anong sabi ng Diyos? Ganap ko sila lilipulin. Parang ito po yung sabi po ng Diyos kay Noe, lilipulin ko silang lahat. Lilipulin ko silang lahat sa ibabaw ng lupa. Sabi din po dito, ganap ko silang lilipulin. Ano po yung nakikita po natin dito? Pag-ibig ng Diyos? Tandaan po natin, hindi lamang, huwag po kayo tumingin lamang sa pag-ibig ng Diyos. Yes, may pag-ibig ng Diyos. Pero pag ayaw natin pakinggan yung kanyang sinasabi, so, meron pong hustisya ng Diyos. Hustisya. Justice. Hustisya. So, yung 70 years of captivity, isang malaking disiplina na nangyari sa bansang Israel. Yung disiplina po ng Diyos laban sa bansang Israel ay 70 years. Sabi po niya,
Ganap ko silang lilipulin, gagawin ko silang kasukulam-sukulam, paksisit-sitan, at isang walang hanggang kakutsaan. Kinutsa po nila ang salita ng Diyos, kaya sila mismo naging kakutsahan sa harap ng mga tao. Verse 11. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Ang buong lupa nito ay magiging guho at katatakutan. Ang mga bansang ito ay maglilingkod sa hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon. Ito po yung propesya ng Diyos. Propesya. 70 years of captivity. Bago pa man po ito nangyari, sinabi po ni Jeremiah, okay? 70 years. Okay? Gigibain ng Diyos yung Jerusalem, yung templo, gigibain, ginamit po ng Diyos yung kamay ng hari ng Babylonia. So, nawasak po yung templo, nagginiba po yung lahat ng mga pader sa buong Jerusalem. Tapos, yung mga pinatay po yung mga tao, so, tinala po sila sa Babylonia bilang bihag. 70 years. Ano pong ibig sabihin 7? Yung 7 po ay perfect number. So, kaya yung mga ganap na disiplina ng Diyos, 7. Ano pa po yung propesya? Chapter 29. Meron pa pong isang propesya kung ano ang mangyari after 70 years. Chapter 29, verse 10. Ito po yung mahalaga. Ano po yung purpose ng disiplina? May purpose po. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kapag naganap na ang 70 taon para sa Babylonia, dadalawin ko kayo at tutuparin ko sa inyo ang aking pangako at ibabalik ko kayo sa dakong ito. Ano po yung propesya? After 70 years, ibabalik ko kayo sa inyong bansa. Ibabalik kayo sa lupaing ito. Kaya, magtiis kayo. Yun po yung message ni Jeremiah. Okay? Tanggapin ninyo ang itong mangyayari bilang isang disiplina ng Diyos. May reason. Bakit ito ay nangyari sa inyo? Pero may pag-asa pa. May plano ng Diyos doon sa disiplina. After 70 years, ibabalik ko kayo sa dakong ito. Verse 11. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. So, napakaganda po yung verse po ito. Ang aking panukala. Okay. Ano po yung panukala? So, ang aking panukala, yung isip ko, o yung proposal, yung isip ko, yung plano ko ay para sa iyo, sabi ng Diyos. Para sa iyo. Yung mayroon akong magandang plano para sa iyo, sabi ng Diyos. Magandang plano ako para sa iyo. Maisip, okay. Hindi para mahirapan ka, ang pinaka-purpose ng, yung magulang po, di ba yung puso ng magulang? So, gusto ko po itong sabihin sa iyo. Sa lahat po ng mga magulang, sa puso po ng magulang, may pag-ibig. Tama po? Walang magulang na walang pag-ibig sa kanilang mga anak. Kapag ipinanganak na isang anak, yung magpag-ibig ng magulang para sa kanila ay
unconditional love. Unconditional. Great love. Dakilang pag-ibig po yan. Kaya isa sa mga blessing ng pagiging magulang ay nararasan po yung pag-ibig ng Diyos. Kahit tikim lang, nararasan po yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos ay ganun kadakila. So, kaya alam po ng mga magulang, lahat po ng mga ginagawa, kahit may palo, yung palo po ng magulang para kanino? Pinapalo mo yung anak mo para patay siya? Hindi. Pinapalo mo yung anak mo para para mabali yung buto? Hindi. Yung mismong palo naman po, palo ng magulang, ay para sa anak. Sana maging maayos yung buhay ng anak ko. Hindi naman ito naintindihan ng anak. Ay, bakit nagagalit siya sa akin? Baka ako ay anak sa labas. Bakit ganito yung mga ginagawa ng magulang sa akin? Hindi nila naintindihan. Okay. Na lahat po ng mga isip ng magulang ay para sa kanila. Lang sakripisyo, mga isipin, yung plano nila, yung isip nila para sa anak. Ganun po yung puso ng Diyos. Ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti, hindi sa ikasasama natin. Upang bigyan tayo ng kinabukasan at pag-asa. Upang bigyan po tayo ng magandang future. Para maging maayos yung ating future. Kaya minsan yung gamot ay mapait na gamot, yung palo ng Diyos. Pinapalo po tayo ng Diyos. Habang pinapalo po tayo ng Diyos, sakit, hirap. Habang dumadaan po tayo sa palo ng Diyos o disiplina ng Diyos, ano po yung nangyari sa ating puso? Okay. Lumalapit po tayo sa Diyos. Bumabalik po tayo sa Diyos. At lumalapit tayo sa Diyos. Napapalapit sa Diyos. Yun po yung magandang pakinabang ng disiplina. Kaya verse 12, at kayo ay tatawag sa akin, kayo ay lalapit at dadalangin sa akin at didinggin ko kayo. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinahanap ninyo ako ng inyong buong puso. Tumawag ka sa akin. Lumapit ka sa akin. Manalangin ka sa akin. Makikinig ako sa iyo. Ready na ako. Ready na ako. Nandito ako lagi. Nandito ako lagi. Tumawag ka sa akin. Hindi ako natutulog sa gabi. Kahit madaling araw, pagkagising sa umaga, hating gabi, anytime. Ready na ako. Okay? Tumawag ka sa akin, lumapit ka sa akin, tumalangin ka sa akin. Hanapin ninyo ako, matatagpuan ako. Ano po ang hinahanap po ninyo sa buhay? Saan po kayo lumalapit kapag may problema? Saan po kayo tumatawag? Saan po kayo lumalapit? Sino ang hinahanap mo sa buhay? Dapat ang Diyos. Siya po yung lagi ready, handa. So ito po yung propesya po ni Jeremias. After 70 years, ibabalik ko kayo dito. So, balik po tayo sa pangalawang kronika. Ilagay po natin yung bookmarking sa pangalawang kronika chapter 36.
22. Sa unang taon ni Ciro na hari ng Persia, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap. Kinilos ng Panginoon ang espiritu ni Ciro na hari ng Persia, kaya't siya ay nagpahayag sa kanyang buong kaharian. Ito ay kanya din isinulat. Ciro, tama po ba yung pronunciation? Ciro. Ciro, Ciro. Ganito ang sabi ni Ciro na hari ng Persia. Lahat ng kaharian sa lupa ay ibinigay sa akin ng Panginoon, ang Diyos ng langit, kanyang inataasan ako na ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Juda. Sino mang sa inyo ang kabilang sa kanyang buong bayan? Sumakanya nawa ang Panginoon niyang Diyos, hayaan siyang umahon. So, nung nawasak na po yung Jerusalem, Babylonia po yung hari, tapos yung hari po, Babylonia po yung kaharian, tapos yung hari ay Nebuchadnezzar. But after 70 years, so, Persia. Ano po yung pangalan ng hari? Ciro. Okay, Ciro. So, BC 536. Okay. Nag-umpisa na po na bumalik po sila sa dating lupay. Nag-umpisa. 520-516. Okay. Meron pong mga ilang ori ng computation paraan. So, bakit 70 years yung captivity, yung computation? So, mula dito, so, sa BC 586 po, nawasak po yung templo ng Diyos Jerusalem. Nawasak po yung templo. Okay. So, BC 560, rebuild. Okay. Rebuild Jerusalem. Ano po? Temple muna. Tandaan po ninyo, temple. Temple muna itinayo. Wala pang pader. Okay? Wala pang pader. Temple muna. Temple muna. So, itinayo. Sa panahon po ni Ciro. Kailan? BC 560. So, dito po nagumpisa, pero sa loob ng 16 years, hold na. Dahil sa mga problema sa sitwasyon po nila, so hindi po tuloy-tuloy yung mga pagtatayo ng templo. Kaya 16 years, lumipas na. Dito po, umpisa ulit. Okay? Resume po yung mga construction. Kaya after 4 years, tapos na po yung mga temple sa Jerusalem. Kaya ilan taon po yung gap? 70 years na lumipas. After 70 years, so na-build na po yung temple sa Jerusalem. So, Ezra chapter 1, after 2 Kronika, mayroon pong Ezra chapter 1. Nang upang taon ni Ciro na hari ng Persia, siya upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ng Jeremiah ay maganap, kinilos ng Panginoon ang espiritu ni Ciro na hari ng Persia, kaya siya ay gumawa ng pahayag sa kanyang buong kaharian, at isinulat din ito. Ganito ang sabi ni Ciro na hari ng Persia, ibinigay sa akin ng Panginoon na Diyos ng lahat, langit,
lahat ng kaharian sa lupa, inatasan na niya ako na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Juda. Bahay sa Jerusalem, ano po ito? Templo. Ito po. Yun po yung utos ng Diyos kay Ciro. Ciro po, hindi po siya Israel. Siya po yung hari ng ibang Gentile na hari, yung kaharian. Ciro, yung Persia. Pero, nung sinabihan po siya ng Diyos, nakinig siya at sumunod siya. Kahit hindi po siya Hudyo, kahit isang hari po siya ng mga Gentile, kaharian, nung nakinig siya ng salita ng Diyos, sumunod siya. Sumunod. Kaya, so doon po, nag-umpisa po yung kumilos po ang Diyos. Okay? Kumilos po ang Diyos sa puso ni Ciro. Kumilos. Ganito po yung paraan. May pamilya po kayo na hindi paligtas? Meron po, di ba? May pamilya na hindi paligtas. May anak, hindi paligtas. May magulang, kapatid, kaibigan. Para maligtas po sila, ano po yung pinakakailangan? Para ma-save, para maligtas po sila, sino ang dapat kumilos sa kanilang puso? Ang Diyos. Kung walang pagkilos ng Diyos sa kanilang puso, imposible po maligtas po sila. Dapat ang Diyos po ang kumilos sa kanilang puso. Pero kung hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos, kikilos po ba ang Diyos sa kanilang puso? Hindi. Mahalaga po yung obedience po natin. Dapat maayos po yung ating Christian living. Minsan po, naririnig ko po yung mga pre-request po nila ng mga kapatiran. Sana maligtas yung mga pamilya ko, anak ko. Pero yung Christian life nila ay hindi maayos. Ginagawa pa rin po yung mga bagay na hindi karapat-dapat bilang isang Kristiyano. Ginagawa pa. Pero, nandyan pa rin yung mga pre-request. Alin ba talaga yung gusto natin? Pre-request talaga yung gusto natin matupad? Kung ganun po, kailangan po natin tigilan yung mga bagay na hindi karapat-dapat bilang isang Kristiyano. Kung walang obedience, huwag po kayo umasa na matupad yung prayer mo. Habang hindi sumusunod sa salita ng Diyos, kung hindi maayos yung Christian life ko sa harapan ng Diyos, paano matutupad yung mga prayer mo? Sana maligtas yung mga magulang ko, yung mga asawa ko, yung mga anak ko. Huwag po kayo umasa na matupad yung prayer mo. Kailangan po yung check-in, yung ating sarili, yung pamumuhay ng Kristiyano, okay ba ito sa harapan ng Diyos? Sumusunod pa ako sa salita ng Diyos. Kung ganoon, kikilos ang Diyos sa kanilang puso. Sana, tandaan po ninyo ito. Choose one. Kung prayer request, kung yun talaga yung gustong mangyari sa kanila, yung mga bagay na hindi karapat-dapat bilang isang Kristiyano ay dapat alisin, tanggalin. Kung ayaw tanggalin, kung ayaw alisin, kung nandyan pa rin po, kung ginagawa pa rin po, yung mga bagay na hindi karapat-dapat bilang isang Kristiyano, huwag po prayer request. Stop na lang prayer request. Ayaw ng Diyos, pakinggan ganong prayer request. Okay. Kailangan po natin doing our best. Okay. Bago mag-request po tayo sa Diyos, sana kumilos kayo sa puso nila. Dito po, kahit siya po yung isang hari ng Gentiles, okay, Persia,
Paano natupad po yung propesya ni Jeremias? Paano natupad po yung propesya ni Jeremias? Kumilos po ang Diyos sa puso ni Ciro. Hindi po siya Hudyo, isang Gentile na hari. Pero nung kumilos po ang Diyos sa kanyang puso, so ito po yung sabi niya, inataasan niya ako na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Judea. Okay. So, sino man, sumakanya nawa ang Panginoon niyang Diyos, hayaan siyang umahon. Kaya, nagumpisa po yung mga rebuilding of temple sa Jerusalem. So, chapter 7, Chapter 7, verse 1. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito sa paghahari ni ng hari Artaxerxes na sa hari ng Persia, si Ezra na anak ni Sedaya, na anak ni Asadias, na anak ni Hilkias. Verse 6 po. Ang Ezra'ng ito ay umahon mula sa Babylonia. Siya isang eskribang dalubhasa sa kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoong Diyos ng Israel. Ipinakaloob sa kanya ng hari ang lahat niyang hiniling sapagkat ang Panginoong niyang Diyos ay kasama niya. So, meron pong isang taong Ezra. Okay. So, BC, yung pagbalik po ng Israel sa Jerusalem ay tatlong batch. Three batch po, hindi po yung sabay-sabay lahat. Ito po yung unang batch. First, okay? First return po nila. Yung second po, pangalawa pong return ay nangyari BC 458. Ito po yung Ezra, okay? Ito po yung pangatlong return, balik po nila sa Jerusalem, ay nangyari po ito sa panahon po ng, Nehemias, okay? Zerubbabel, Ezra, at Nehemiah. Meron pong mga leader sa bawat pagbalik po nila, okay? So, dito po ay temple rebuild. So, dito po, pangatlo po ay war, padel, sa Jerusalem City, itinayo, padel. Okay? Dito po, temple, itinayo. Sa panahon po dito ni Ezra, so, ano po yung nangyari po dito sa Ezra? So, tingnan po natin sa Bible. Verse 10. Sino po si Ezra? Verse 10. Inilagak ni Ezra ang kanyang puso upang saliksikin ang kautusan ng Panginoon, upang sundin ito at ituro sa Israel ang kanyang mga batas at mga tuntunin. Ano po yung trabaho ni Ezra? So yung
batas at tuntunin ng Panginoon, yun ang gusto niya ituro sa Israel. Dahil kalimutan na. Sa loob ng 70 years, yung mga natira po sa Babel, sa Jerusalem, nakalimutan na po nila yung mga words of God. Nakalimutan. Yung buhay po nila ay naging katulad ng buhay ng unbelievers. Dahil matagal na sila sa sakop ng ibang bansa, Babylonia, Persia. Kaya yung culture ng Babylonia, culture ng mga Persia, yung makamundo, makamundong bagay, doon po sanay yung mga Israel. Kalimutan po nila yung Bible, lumang tipan. Kaya yun po yung mission po ni Ezra. Sa mga Israelita, ituturo ko sa kanila yung mga words of God, yung batas ng Diyos, tuntunin ng Diyos. Yun po yung resolution po nila. Resolution po ni Ezra. Diba, unang pagbalik, templo muna. Pangalawang balik ay batas ng Diyos. Itinayo ni Ezra sa kanilang puso. Pangatlong balik ay Father, itinayo ni Nehemias. Kaya 7 sa kayong 8. So, nag-prepare po siya, bumalik sa Jerusalem. Chapter 8. Chapter 8, verse 21. Isang magandang puso ni Ezra. Pagkatapos nagpahayag ako doon ng ayuno sa isang ilog ng Ahava upang kami magpakumbaba sa harapan ng aming Diyos upang humanap sa Kanya ng matuwid na daan para sa aming sarili at sa aming mga anak at sa lahat ng aming mga pag-aari. 22. Ako'y nahiyang humingi na sa hari ng isang pangkat ng mga kawal at mga bayo upang ingatan kami laban sa mga kaaway sa aming daraanan. Yamang aming sinabi sa hari, ang kamain ng aming Diyos ay para sa kabutian ng lahat na humahanap sa Kanya. At ang kapangyarihan ng Kanyang puot ay laban sa lahat ng tumatalikot sa Kanya. Ano po yung ginawa ni Ezra? Humingi po siya ba ng tulong sa hari o hindi? Hindi po siya humingi ng tulong sa hari. Nahiya siyang humingi sa hari ng mga kawal, mga abayo, para sa protection. Siyempre, takot. Sa malayong biyahe, on the way, maraming mga kaaway, maraming mga problema, mga mangyayari sa on the way. Kaya, kung may kasamang mga kawal, mga sundalo, soldier, mas safe trip. Yun ang dapat hingi sa hari. Kasi yung hari po ay willing naman siya, mga mag-provide ng lahat ng mga requests. Anong kailangan mo? Sabihin mo. Anong kailangan mo sa mga biyahe mo hanggang sa Jerusalem? Ibibigay ko sa iyo lahat ng sasabihin mo. Pero si Ezra po ay hindi siya humingi. Bakit po? Sabi niya, may tulong ng Diyos. Hindi kailangan tulong ng tao. May tulong ng Diyos. Yun ang lagi po siya, lagi po niyang sinabi sa hari. Kami ay tinutulungan ng Diyos.
kami ay iniingatan ng Diyos. Ganun po yung mga sabi po niya sa hari lagi, pag humingi ng tulong sa hari, yung kanyang testimony ay masisira. Masisira. Kaya ayaw niya humingi ng tulong sa hari, sapat na po yung tulong ng Diyos sa akin, sapat na po, hindi kailangan. Verse 23, kaya't kami ay nag-ayuno at nagsumamo sa aming Diyos dahil dito ay siya'y nakinig sa aming pakiusap. Sino po yung nakinig? Ang Diyos ay nakinig. Masaya ang Diyos sa kanyang puso. Siyempre, ako naman yung tulong mo. Buti nga, hindi ka lumapis sa tao, kundi lumapis sa akin. Buti nga hindi ka tumawag sa tao, tulong ng tao, kundi tumawag sa akin. Nakinig ang Diyos sa kanya. Ang problema po, pagdating po niya sa Israel, ito po yung nangyari, verse 9. Pagkatapos na magawa ang mga bagay na ito, nilapitan ako ng mga pinuno at sinabi, ang taong bayan ng Israel at ang mga pare at mga Levita hindi pa humihiwalay sa mga taong bayan ng mga lupain ayon sa kanilang mga karumihan sa mga Kananeo, Heteo, Pereseo, Sebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsyo at mga Amoreo, sapagkat kumuha sila ng kanilang mga anak na babae para sa mapangasawa nila at ng kanilang mga anak na lalaki, anupat ang banal na lahi ay humalo sa mamamayan ng mga lupain. Sa ganitong kataksilan, ang kamay ng mga pinuno at ng mga pinunong lalaki ay nangunguna. Verse 3, nang marinig ko ito, pinunit ko ang aking suot at ang aking balabal, binatag ang buhok sa aking ulo, balbas, at ako ay umupong natitigilan. So ano po yung narinig ni Ezra doon? So, nilapitan siya ng mga pinuno, as in, ganito yung sabi, ang taong bayan ng Israel, banal na lahi. Okay? Banal na lahi, sabi dito. So, Israel sa lumang tipan ay shadow push sila ng Christian. Kaya yung bansang Israel po, ang nangyari sa Israel, yun po yung nangyari sa buhay Kristiyano. Okay? Kaya Israel po ay shadow po sila ng isang Christian. So, Gentile, ibang bansa, shadow po sila ng unbelievers. Okay. Ito po yung tandaan po natin. So, yung Israel sabi dito, banal. Banal na lahi. Banal na lahi po Israel. Christian po yan, Christian. Isang taong ligtas. Isang taong ligtas. Sino po? Kayo po. Okay. Tayo po ay banal na lahi. Isang taong ligtas. Ipinanganak ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Banal na lahi. Anak ng Diyos. Anong nangyari sa kanila? Yung banal na lahi, humalo sa mga Gentile. Humalo. Nakuha po nila yung mga asawa sa kanilang mga babae o lalaki.
Yun po yung narinig po ni Ezra. Verse 2, sapagkat kumuha sila sa kanilang mga anak ng babae para papangasawa nila at ng kanilang mga anak na lalaki, anupat ang banal na lahi ay humalo sa mamamayan ng lupain. Banal na lahi ay humalo sa mga mamamayan ng mga lupain. Kananeo, Hepeteo, Pereseo, Sebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsyo at Amoreo. Tapos, sino po yung nanguna? Yung mga leaders. Yung mga leaders po ay nanguna sa kasalanan po ito. Kaya si Ezra, nung narinig po ito, di ba banal na lahi, yung banal na lahi, yung Christian, tapos yung unbeliever, sabi po sa Biblia, huwag po kayo pamatok sa mga hindi nananampalataya. Malinaw na po sa Biblia. Punta po tayo sa 2 Corinthians. Verse 6:14. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Basahin po natin ito ng 14 hanggang 16 po. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya sapagkat anong pagsasama meron ang katuwiran at sa kasamaan o anong pagsasama meron ang liwanag sa kadiliman at anong pagkakasundo meron si Kristo kay Belial o anong bahagi meron ang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Anong pakikipagkaisa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo ay templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos. Ako ay maninirahan sa kanila, alalaka sa gitna nila. Ako ay magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan. Kayo ay templo ng Diyos. Sa lumang tipan, meron pong mga physical nakikitang templo. Pero nawasak po yung templo dahil sa kasalanan po ng mga Israelita, yung kasalanan po nila ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil po sa daming asawa ni Solomon, pagkatapos kahinhati po sila sa dalawa, ganun din po, tuloy-tuloy po sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan nila. Nawasak po sila sa panahon ng Assyria, Babylonia. So, dinala po sila sa Babylonia bilang isang bihag after 70 years. Humalo po sila sa mga mamamayan. Unbelievers. Sa ating panahon, isang Kristiyano po. Huwag po kayo makipamatok sa mga unbelievers. So, lalo po yung mga marriage. Marriage po hindi pwede sa mga unbelievers. Marriage. Mga sa ating palahon, di ba, mula nung high school, mga college, or sa maraming mga kabataan, may boyfriend, girlfriend po sa salibutan. Ano po yung mas mahalaga po sa atin? Yung mga pamantayan po ng unbelievers, mga nakikitang bagay, di ba? Mga mayaman, o matalino, o magandang hitsura, maganda at gwapo, yun po yung mga nakikita po nila. Pero sa loob ng church, ano po yung pinakamahalagang factor o yung bagay? Faith, pananampalataya. Sabi dito, hindi mananampalataya. Anong ibig sabihin? Yung pananampalataya po, yun po yung pinakamahalagang bagay. Dapat parehong pananampalataya para makasama. The same faith. Kahit lahat ng ibang mga bagay ay nandiyan na,
So, magandang mayaman, matalino, guwapo at maganda. Pero kung hindi ligtas, unbeliever siya, unbeliever. Huwag kang makipamatok sa unbelievers. Ang tayo po ay templo ng Diyos. Templo ng Diyos. Kahit sa loob ng church. Okay? Ay, pastor, kung ligtas na, okay ba? Sa loob ng fellowship, okay ba? May crush sa loob ng church? So, hindi pa pwede. Hindi rin pwede. Hanggang dumating sa mga tamang edad, kailangan po dito yung mga pananampalataya. Sa Korea po, alam niyo po ba, isang couple sa dalawa ay divorce sa Korea. Ilang percent? 50%. 50%, isang couple sa dalawa, isa sa dalawang couple ay separate. Dati, isa sa tatlo. Pero ngayon, isa sa dalawa. Mga ilang taon po sila kasama? Mga chine-check nila kung okay ba siya sa akin. Mga 5 years, 10 years kasama. Pero bakit humihiwalay pa sila after marriage? Dahil, mas mahalagang bagay sa marriage life kaysa mga emotion. Yung mga emotion, yung feeling, hindi po siya tumatagal po. Yung mga burning emotion o intimacy, tawag po, hindi po siya tumatagal. Ang mahalaga po sa marriage life ay yung mga humble mind, respeto sa bawat isa, respect sa bawat isa, humility, mga understanding mind. Yun po yung mas mahalaga para matagal po yung mga marriage life, para sa maging magandang marriage life. Huwag po kayo mag-focus sa mga emotion ngayon. Mga emotion, mga feeling mo, hindi po siya tumatagal. Tapos, alam po ng Diyos na, di ba yung marriage po ay, ang Diyos po may plano din po para sa marriage po natin. Yung marriage po natin ay kasama din po sa plano ng Diyos sa inyo. Ang Diyos po ay kilala ka ng Diyos, kaya alam ng Diyos kung sino po ang mas magandang ka-soulmate mo. Soulmate. Di ba, hindi po body mate. Hindi po yung mga intelligence mate. Kailangan po natin yung mga spirit mate. Soul mate. Kaya habang nag-aaral pa kayo, focus lang kayo sa study and church life. Busy po tayo. Kahit mga study, busy. Mga church life, fellowship, mga PC, mag-focus po kayo. Pag may trabaho, mag-focus kayo sa mga work and church life. Kulang po yung oras. Kahit dalawa, kulang po yung oras. Tapos, pagdating sa mga tamang edad, so doon po, mag-umpisa po ng prayer para sa marriage. After graduation, so pag may trabaho na, so mag-umpisa po ng prayer para sa marriage. Bibigyan kayo ng good soulmate. Okay? Kilala ka ng Diyos. Minsan meron pong mga kapatiran na, ako na lang maghanap. Ako na lang maghanap. Kulang po yung faith sa Diyos. Akala mo na kilala mo yung sarili. Hindi naman po. Kahit ako mismo, hindi pa masyadong kilala natin sarili. Kilala tayo ng Diyos. So sana, ipakatiwala po natin yung ating marriage sa kamay ng Diyos. Sa makapangyarihan kamay ng Diyos. Kaya,
17. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. Kayo ay aking tatanggapin at ako ay magiging ama sa inyo at kayo ay magiging aking mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. So, chapter 7 verse 1, ito po yung last verse po natin. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Mga minamahal, yamang taklay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang saktal ang kabanalan sa pagtatakot sa Diyos. So, meron po tayong pangakong ito. May pangako. Ano po yung pangako? Sasamaan kita. Kahit anumang mangyari, kahit lumalakad ka sa labis ng kadiliman, ng kahirapan, sasamahan kita. Linisin po natin yung ating sarili mula sa bawat karumihan ng laman, ng espiritu. So, ginagawang saktal ang kabanalan sa pagtatakos sa Diyos. Yung holiness, kabanalan. Yung takot po dito ay hindi po takot. Yung takot po dito, pagtatakot sa Diyos ay kasamang respeto. Okay? Respeto. Fear of the Lord. Kasamang yung takot na may kasamang galang. So, yun po yung kalooban ng Diyos sa atin. Kaya, hindi lamang po sa ganong mga bagay, pati sa ating panahon, di ba, yung mga media, yung mga smart cellphone, yung mga games. Okay? Kung meron po kayong game sa cellphone, sana delete. Okay? Burahin. Saka bawasan po natin yung oras sa mga YouTube, saka yung mga social media. Kailangan po, pero wag po masyadong matagal. Mga short lang. Okay? Para makuha po yung information. Wag po natin sayangin yung ating oras sa mga social media. Okay? Hindi po yung totoong buhay natin. Maganda lang tingnan. Pero doon sa screen na lang, mga maganda, pero sa labas ng screen. So, bawat isa sa atin po dito, kayo po yung pinaka main character, kayo po yung pinaka hero, kayo po yung pinaka main character sa buhay po natin. So, huwag po tayo masyadong tumitingin sa buhay ng ibang tao. Okay? Sana, linisin po natin yung ating sarili, tapos itayo po natin yung ating sarili sa ibabaw ng katotohanan. Let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya at mensahe na ipinakaloob niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami na linisin po yung aming sarili at gamitin po ng Panginoon para sa inyong maluwalhating kalooban. Mahina pa po kami, Panginoon. Pakaloban niyo po kami ng resolution sa aming puso at kalakasan at matatag na pananampalataya. Nawa lahat po ng mga Tanawan Church brothers sisters ay patuloy na lumakad ayon sa inyong dakilang kalooban at makapaglingkod sa inyo. Magmula Sabado, gaganapin po namin ang Youth Bible Camp at maraming naliligaw na kaluluwa ay sasama at naghihintay po sa aming invitation. Gamitin niyo po ang lahat ng mga kabataan, high school, young others group, and mother's group and father's group para sa itong dakilang gawain. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesukristo. Amen.